Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is we will be doing a product review. Gusto ko lang sanang mag-sorry sa lahat guys kasi I am receiving a lot of requests na sana ate pwede nyo po bang i-review to? Pwede nyo po bang i-review yan? Sorry talaga guys kasi most of the products na nire-review ko is yung meron lang ako. I'm not a big YouTuber naman na pinapadala ng mga products, to mga free products, so para magamit nila. And I don't want my own money para to use this product just to make a review. Unless I like it, unless gusto ko yung product na yun, bibilhin ko talaga. Tapos, gagawan ko ng review, diba? So, sorry talaga guys kung hindi ko mag-grant lahat ng request nyo. Kung gusto nyo magpa-review ng ganitong product or ganyan. But yeah, ayun lang. But for today's video guys, is I will be reviewing the QUICKFX Pimple Eraser. As you can see guys, sa face ko, I am suffering from mild acne lang naman siya. Ayan, may mga pimple marks pa ako, but konti na lang. Ayan. Ito may laman kasi guys, and ito. But malapit na kasi ako magkaroon, siguro kaya nagkakaroon ako ng pimples. But kung napapansin nyo sa mga past videos ko, medyo nagsasuffer ako sa acne ko, lalo na dito sa chin area ko. But thank God, kasi kumalma na talaga siya ngayon. Ayan, pimple marks na lang siya. And nagla-lighten na talaga siya, hindi na masyadong visible, not unlike dati. Kasi guys, before magka-pandemic is, sobrang kinis ng face ko, so totoo lang. Ipapakita ko yung picture dito ha. Dito. And ever since nung nagka-pandemic, eto kasi, may ginamit akong product na nirecommend ng mom ko. Sabi niya, para daw mag-exfoliate lang yung skin ko. Yun lang daw kailangan ng skin ko. So, I've tried it since pandemic naman, eh, nasa loob lang ako ng bahay. Tinry ko. But after using 3 weeks, sobrang hapdi na talaga guys, eh, hindi ko na kinaya. I've stopped. Kasi, aside from sobrang hapdi niya, and feeling ko talagang parang nasusunog yung mukha ko, is, nagkakaroon ako ng tigihawat dito. Una, dalawa lang. Tapos, isa dito. Which is understandable naman, kasi nabasa ko din naman sa mga ibang reviews na minsan nasa purging stage. Ganun yung ginagawa ng product na yun. Pero, nag-stop na ako, guys, kasi parang hindi talaga siya maganda sa skin ko. Hindi ko alam kung bakit ko ginamit yon. Which is okay naman yung skin ko. Hindi ko alam kung bakit ginamit yon. But yeah, after that is for the whole year, hindi na nawala yung acne ko hanggang sa dumami ni mga pimples ko. Lalo na sa chin area. Although puro sa chin area lang naman and sa nose. Ayan. Konti. Mga blackheads, whiteheads, which is really normal. Kasi most of us, meron naman talaga tayong ganun. And eto na nga guys. Kahit anong gamitin ko, alam niyo yun, talagang hindi nawawala. But, ayun na, pagdating ng September, I mean, ng October, November, December, bumabalik na ulit yung skin ko. And, nagiging okay na naman siya. Nagkakaroon man ako ng pimples, konti na lang dito sa chin area. Mga isa or dalawa na lang ngayon. And, sobrang nag-smoothen na ulit yung face ko. And, hanggang January, ayun, sobrang confident na ako ulit mag-selfie without makeup. Just woke up like this. Ganon. And, eto na naman, nung nag-February, may nilagay akong spot treatment. Marami akong nababasa kasi na maganda daw yun. Ayan. Kumbaga multi-purpose siya. Hindi lang siya para sa ganyan to, para sa ganyan. Hindi ko na lang babanggitin yung product. Pero kung gusto nyo malaman, mag-comment kayo. Pwede ko siya gawan ng review. And lumaki yung ano ko dito. Lumaki siya. Tapos, yung sa pimple na in-applyan ko lang. Kasi tinry ko muna sa isang pimple ko. Sobrang lumaki siya guys, to sobrang kate. And ayun, pagdating ng March, umokay na siya ulit kasi nagamot ko na nga. And pinabayaan ko na lang hanggang sa nagsawa na ako, ano-ano yung pinaglalagay ko sa mukha ko. And hanggang sa nagsawa na nga akong mag-try ng new products para mawala yung acne ko. And sa totoo lang, simula nung hindi na ako masyadong nagki-care, hindi na ako masyadong nagigive ng effort and time sa face ko, doon siya mas naging okay. Alam niyo yun, nabawasan yung mga pimples ko, wala na masyadong tumutubo, and mas okay siya. Ayun na nga, after that, may ginamit akong product para lang
Yung ginagamit ko nung college, kasi nung college ako guys, nung mga thesis times namin, medyo nagkaroon din ako ng pimple. Tapos, dumating din talaga sa time na nag-give up na din ako. So, pumunta ako sa derma. Tapos, syempre, inayos, nag-ano sa derma, nilinisin mukha, ganun-ganun, facial. And then, may in-offer silang product sa akin na ano daw, para mas gumanda yung effect and hindi na bumalik yung acne. So, tinry ko siya. Nabili ko siya sa Shopee, guys. Ayun. And then, after that, after a month, nag-stop na ako kasi hanggang 1 month lang talaga siya. And, ayun na nga. Umukay na ulit yung mukha ko. Ito na siya. Ito mga bago lang to, guys. Bagong dating lang. And, may mga natira pa rin naman, pero sobrang light na lang ng mga marks. Ayan. And since medyo nga na-trauma na ako, baka may tumubo na naman. So, I did some research. Ayun nga, yung sa mga spot treatment na once na may tumubo, pwede mong lagyan lang. So, ito. Sabi ko naman sa inyo, diba, ginamit ko na to noong nabuntis ako. Pero, hindi ko nga masyado napansin yung effect kasi nga, bawal. So, but this one, this is the QUICKFX Pimple Eraser. Tinry ko siya twice a day, guys. Every morning and night. Ginagamit ko to, guys, every morning and night. After ko gumamit ng day cream or sunscreen. Tapos, after ng skincare ko sa night, ito yung last step na nilalagay ko. So, first impression ko dito is, ayan, ang cute ng lalagyan. And, sobrang handy niya. Alam niyo yun, yung hindi siya masisira. And, I mean, hindi siya matatapon. And, hindi na kayo mag-worry kung anong gagawin niya since sachet lang naman siya. Kung paano niyo siya ano after niyo siyang mabuksan kasi may ayan. Ito ang maganda dito. Kaya even though sa sachet, naka-sachet siya is may saraduhan siya which is really good na talagang hindi matatapon yung product. And also 59 pesos. Siguro sa lahat ng spot treatment na hinanap ko or nakita ko, ito yung pinakamura. 59 pesos plus nag-research din ako guys sa Google about sa top 10 spot treatments in the Philippines. Kasama to sa top 10. I don't know if it's top 4, 5, or 6. Basta kasama siya sa top 10. And sobrang gusto ko din kasi guys yung eye cream nito. Ginagamit ko yung eye cream ever since I was in college. And ang ganda ng effect niya. Kahit na lagi akong puyat, natutulungan niya yung bugs under my eyes. Ayun, nalalighten niya and nababawasan niya yung puffiness. But syempre, dito tayo. And medyo na amazed din ako sa ingredients. They have glycolic acid, salicylic acid. Diba alam naman natin na one of the main ingredients when it comes to acne. Zinc oxide, vitamin C, and niacinamide, which we also know na it is really good in lightening dark spots and minimizing the pores. Alam ko yun yun eh. Ito ang halaga. And glycolic acid rejuvenates and evens out skin tone. Zinc oxide, yun yung they control the inflammations lalo na pag mga bagong acne. Alam natin, nahihinog yan sila. So, medyo mahirap ikalma. So, yun nga, meron silang zinc oxide which is also good. Vitamin C for lightening skin also. And ayun na nga, niacinamide helps lightening dark spots. So, unang apply ko sa kanya guys, ipapakita ko sa inyo yung itsura ha. Para siyang ganito oh, lotion type, ayan. Pero, sobrang dali niyang ma-absorb. Not unlike yung mga thick spot treatments na nakikita ko. This one is fast absorbing, which is yun ang gusto ko sa kanya. And, wala siya masyadong amoy, hindi siya masakit sa ilong. Yun yung gusto ko din. Aside from that. And hindi siya nagli-leave ng white cast. Not unlike ng mga other spot treatments sa face ko. Okay guys, yung effectiveness. When it comes to skincare products guys, pag nagtatry ako ng mga bagong skincare products, I'm really really patient. Kasi tumatak na talaga sa utak ko na walang skincare na mabilis yung effect. Alam niyo yun, walang overnight effect when it comes to skincare. Lalo na kung pahid-pahid lang. Walang ganun mga sis. And, kahit sabi mo, whitened skins in 7 days or
gaganda na yung skin mo in 7 days. I don't believe in that. And alam nyo guys, on the first week, wala akong nakitang effect. Alam nyo yun? Kasi ito guys, kung napapansin nyo dito malapit sa may, sa baba ng kilay ko, sobrang laki niyan and sobrang bilog na talagang nahihinog and medyo masakit siya. Diba kasi may mga type of pimples na ganun. So, everyday ko siyang nilalagyan, every morning and night. Ayun, after my morning skincare and night skincare, ayun, nilalagyan ko talaga siya. Wala talagang effect, guys. For the first 2 weeks, wala akong nakitang effect. Aside from that, instead of kumalma yung pimple ko, mas lalo siyang, ayun nga guys, imbes na kumalma yung pimple ko, mas lalo siyang huminog, alam niyo yun. Siguro iniisip ko baka purging, kasi may mga products na talagang nagpa-purge, siguro nilalabas talaga yung mga bacteria sa pimple, ganun. So yun na lang yung nasa utak ko. For the first 2 weeks guys ha, first 2 weeks. Ayan, 2 weeks ko siyang ginagamit. Kasi more than a month ko na itong gamit eh. Walang nangyari sa pimple ko dito. Nilalagyan ko din yung dito guys. Which is nakita nyo, nag-flatten na rin naman. Which is good. So ayun, masaya na kahit papano. And also dito, nag-flatten na din kasi meron din dito eh. May laman siya. After that, I've decided na may mga nabasa kasi ako sa reviews guys na mas okay daw siyang gamitin pag wala ka masyadong nilalagay sa face mo. Ayun. So, after 2 weeks na naglalagay ako ng day cream or sunscreen sa umaga, I've decided to give it up muna. Alam niyo yun, hindi muna ako gumagamit ng mga makeups or kung ano man. Para, alam niyo yun, mag-heal yung skin ko. Kahit pa paano, di ba, mabigyan naman ng time. And okay din naman na pinapahinga natin yung skin natin. Ayun. And doon ko nakita yung effect, guys. Noong 3 weeks ko na siyang ginagamit, nawala ko nilalagay sa mukha ko. Mas okay na, mas nakikita mo yung effect doon. Nakikita mo na parang nagda-dry siya at nagbabalat. Ayun. Kaso, advice ko sa inyo, guys, kung gusto niyo makita yung effect, mas okay na wag mo na kayo maglagay na kung ano-ano sa skin nyo. Siguro after nyo mag-ilamos, lagay na kayo ng ganito, ganun. Wag nyo nang patungan ng cream kasi baka conflict din kasi minsan sa mga other skincare products na ginagamit natin. Kaya hindi minsan nagiging effective yung isang product. Diba? Kaya nga minsan may mga ibang product na pag bumili ka, much better na yung product range nila, yun yung gamitin nyo. Para hindi mag-conflict yung product na ginagamit nyo. Yung mga ingredients nila kasi minsan hindi compatible. So, ayun. Kaya, lalo na pag sensitive yung skin nyo, guys, katulad ko, mas lalo kasi naging sensitive yung skin ko. Ngayon, hindi ko alam kung bakit. Alam nyo, pag may product lang kasi akong hindi nilagay na maayos, ay hindi na yung sa face ko talagang, oh my God. Naglalabas yung mga tigyawat ko dyan. So, sobrang frustrating talaga siya. But yeah. Yun. Noong 1 month na, guys, ayan, nakita nyo, nag-flatten na siya, diba? Marks na lang. Ito, bago lang to. 2 weeks pa lang to. Ayan. But, guys, kung itatanong nyo ako kung magpa-purchase ako nito ulit, siguro hindi na. Maghahanap ako ng ibang product na mas mabilis yung effect. Alam nyo yun. Kasi may mga nababasa din naman ako product na in a span of a week. Meron pa nga overnight nagda-dry yung pimples nila. Pero ito kasi guys, sobrang tagal ng effect niya. And tinanong ko rin kasi yung pinsan ko. Kasi yung pinsan ko, may mga acne rin siya. Ayan yung mga pimple na konti. So nilalagyan ng ganito spot treatment. And sinabi niya rin na wala din daw talaga itong effect sa kanya. So gumamit siya ng ibang product. So, may binili akong ibang product guys sa Watson. So, itatry ko muna yon. Kung maganda, yun na lang siguro gagamitin ko and gagawa ko ng review. So, guys, kung may event kayo bukas or pinaghahandaan kayo, tapos, syempre, meron kayong mga pimple na biglang tumubo, I don't recommend this one, guys, na gamitin nyo kasi may possibility talaga na mas lalaki yung pimples nyo. Alam mo yung para magpa-purge siya. So, hindi maganda. I don't recommend this one.
Hindi siya, kumbaga kung patient naman kayo katulad ko or nasa bahay lang kayo, pwede nyo siyang gamitin. Pero pag, alam nyo yun, impatient kayo or may mga event kayong pupuntahan or gusto nyo mawala na agad yung pimple nyo, hindi ko to i-recommend kasi sobrang tagal ng effect niya. And meron talagang stage siya magpa-purge yung pimple mo na talagang lalaki siya. So which is really not good. But yeah, ayun lang guys. Siguro yun lang yung masasabi ko about this one. Effectiveness is 5 to 10 kasi sobrang tagal plus hindi pa nagla-lighten yung dark spots. Tignan nyo. Yung mga ibang mild pimple ko din guys na nilagyan ko nito. Walang nangyari. But yeah guys, ayun lang. Thank you so much for watching and I hope you learned something today and I'm going to see you on my next video. Bye! Please don't forget to click the subscribe button for more videos and I'm going to see you again soon. Bye!